with high honor po at leadership po. Ay, excellent. Para sa akin, ano, time management lang. Kailangan na consistent tapos discipline. Naiwasan ako sa ratio. Siyempre, pag naiwas ka sa ratio, yung pinag-ratio mo dati, hindi po mo lang. So, ngayon, nakakay mo. Hindi tulad dati, wala ko yun. Gym na lang talaga, ambisyon ko yun, mag-gym. Healthy ka na, katagal pa buhay mo. What's up yung mga Kyoday? Welcome to my channel. So yung pag-uusapan natin mga Kyoday, hindi po to about sa workout. So maganda to para sa mga estudyante na nagbabalak mag-gym o sa mga taong nagbabalak na tumigil sa bisyo at baguhin yung lifestyle. At itong mga ipapakilala ko sa inyo mga biggest gym member, sana makumbinsin nila kayo at sana hikayat nila kayo na mas magsimula na magbago ng healthy lifestyle. Mag-gym o kahit ano gusto maging fit. So, yun, yun yung pag-uusapan natin sa video na to. Okay? Okay, so wala natin paligo-ligo pa. Pakilala natin sila. Let's go! So, yun mga kaya-day, ba't sila yung mga estudyante? Ayaw nga pala si Jalin, sir. Ako pala si Kirby, member ng Regis Gym. Ako si Jan Delaria or Peds na lang. So, ano mga ano na? Daming grade 12. Pare-pares pa kayong candidate. Okay. Kaya pala yung, ano yung mga, ano yun, yung honor yung... Ano po ako eh, nakapagkapuan ng highest honor. Nice. With high honor po at leadership po. Ay, nice. Kaya ako kayo yung interview. Ano yung sasabi nyo sa mga katulad nyo, ng mga estudyante, na para mahikayat nyo sila, ano yung mga tao kasi na mag-gym. Itong vlog na ito, parang katulad lang ito sa isang vlog ko na LGBTQ. Pero ito, about naman sa mga estudyante, na gustong mag-gym. Okay, so ano yung masasabi nila? Okay, sino ko? Para sa akin, time management lang. Kung gusto mo mag-gym dito, o kaya magpalaki ng katawan, kailangan talaga mag-time management. Ayan, bukod sa time management, kailangan mo rin mag-search sa YouTube ng mga proper form and workout para hindi ka na rin maya sa pagbasa mo dito sa gym. Kasi pag first time, parang wala kang knowledge, ganun. Kaya, mag-research. Sa akin naman, build ka ng sarili mong confidence. Kasi ako, nagsimula din naman ako, wala akong knowledge yung gym. Pero sila, naturuan din nila ako. And yun, confidence na talaga. Hey, okay. Alam natin na sobrang busy nila sa school. Pero nakakagawa pa sila ng oras sa gym. Yun yung pinaano talaga. Kasi alam mo, pag minahal mo talaga yung hobby mo, yung passion mo sa gym, talaga maggagawa talaga ng oras para masimit mo yung oras mo sa gym. Okay, mga fans, shout out! Next interview natin is yung mamaya natin. So yung mga Kyoday, ito na yung next kong itatanong. So sa mga hindi pa po nakakalala sa kanila, ito yung dalawang kasama ko. Sila po yung mga best buddy ko na ito yung pong kapatid na rin sa kanilang dalawa. Okay, so pakilala mo kayo. My name is Vincent Villalobos. And I'm Vincent. Vincent, isa siya ang college student. So ano yung mga advice mo sa katulad mo ng mga college student? Actually, mayroon talaga pa student na talaga. Lalo pag college kasi busy yung masyadong hectic yung college. Tapos, pangalawa, estudyante ka, wala kang masyadong budget for your meal plan at sa mga supplements. So, I suggest na kunin mo yung talagang gusto mo, ituloy mo lang. And then, kapag medyo mahiya ka mag-gym, parang masawag na. Normal lang yun, kasi ganoon talaga, mostly sa mga beginners, parang awkward, pag nasa nag-gym. Kasi iniisip mo yung iniisip ng iba, baka sabihin nila, mag-inform mo, tapos doon ang magaling, parang sabong ina mo, bayad ka, tapos yung magaling sa work. And dapat kailangan magaling matanggal yung ganoon sa ating mindset, pagdating sa pupumpisa ng party. Siyempre, kailangan mo yung pagdating. Ang instance ako, Jijin, kailangan na consistent, tapos discipline. Kung yung mga kita ka ng progress, tuloy mo lang, huwag mo hindi ito. Kasi most likely na makakamigili ko, kaya sa iba, kapag may nakita ng progress, sa sarili nila, pinitigin mo sila. Kasi sa tingin nila, ay na, nandun natin na ngayon yung success ng buhay. Para sa akin, isang bagay, kailangan tapos. Simulan mo siya kung gusto mo may mangyayari sa'yo, kailangan mong malaw. Kasi walang magpupunta sa'yo, buti yung sarili mo lang. Ikaw na ikusap ka, dalawang mo. Kasi nasa sa'yo na yun, kung gusto mo talaga mag-start. Kung gusto mo may magbago sa sarili mo. Yan lang, at saka kapag mag-insert nyo sa
na fitness industry, kailangan dapat disiplina sa sarili, tapos tuloy-tuloy lang. Huwag kayong titigil. Hanggang sa kahit ma-achieve nyo yun yung sa inyong katawan, kailangan dapat tuloy-tuloy pa rin para ma-maintain pa rin yung sa inyong katawan para mas malaki pa yung progress na mangyari sa inyo. Pagdagdag ko lang yung sabi naman, progress. Pagdagdag mo lang kita yung sarili mo lang progress. Kailangan isipin mo, baka sadya mo may mali kong ginagawa sa program mo, mali yung work mo, mali yung tempo mo, mali yung game plan. So kailangan malaman mo yun. Tapos kung tama naman, may mga pagkakataon talaga na ibang kasi genetics natin yung pamabilis mag-uumas. Depende kasi yun. So kailangan pag kahit so progress or ka, kailangan makapuloy ka pa rin sa pag-uumas. Basta magkaroon ka na lang ang tiwala sa sarili. Alam mo, may inunod din ng mga college student sa vlog ko. Actually, may nakita ko may comment ng mga college student. Ilang muna talaga ang pinagawin, mahihiya pumasok kapag gusto niya talaga yung isang bagay. Ang mga isipin ko ang sinasabi ng ita. Basta ang talaga yung gusto mo, ito yung sabihin. Okay? Next naman na interview natin is yung hindi mga college student. So tapos na tayo sa college student, sa mga estudyante. Next naman natin is yung sa mga, kung ano yung mga advice ng mga taong dating nagbibisyo. Like example, alak, yosi, tapos nagbago simula po nung pumasok sa fitness industry, sa pag-gym. Okay? So yung mga kundi, next na interview natin si Ian. Kung napapanood yung panood niyo yung last vlog ko, kasama niya siya doon sa 1,000 reps shoulder raise sa pre-resume niya. So next, ang tatanong ko sa kanya is o mga advice mo sa mga tao start ng bagong lifestyle para maging healthy o pumasok sa gym. Ano yung advice? Kasi ako nung bata pa, may ikaw marami akong pinsyon. Radio, inom, gaming, na dyan yung napapaway ka, hindi ako nag-gym. Advantage ng video sa ngayon nag-gym is nung wala akong, ay hindi ako nag-gym noon, may high blood ako, may hypertension ako, lagi may hindi yung ulo ko, stress, lagi ako napapaaway, lagi nasa barangay. Pero nung nag-gym na ako, yung stress ko dito ko na lang binubuo sa gym. Although hindi ko naman inaangat na pumunta yung katawan ko, ang gusto ko na lang yung maging physically fit na lang, yung araw-araw kong pinapawisan, dito ko binubuso. Stress, gigil, pag naiinis ako, dito ko lang tumubos. Tapos talagang pakiramdam ko sa sarili ko, napaka-healthy ko, hindi na ako hinihinga. Dito lang dati, nakulog ko, 230 pounds ako, down to ano ako ngayon, 180. So, very, ano sa akin, hindi ako nahihirapan. Dati kasi, hirap ako hinga. Okay. Naiwas lang ako sa bisyo. Siyempre, pag naiwas ka sa bisyo, yung pinagbibisyo ko dati, hindi ko na lang. So, ngayon, okay yun. Hindi tulad dati, wala ko yun. Gym na lang talaga. Ang bisyo ko ngayon, mag-gym. Healthy ka na, patagal pa buhay mo. Sa panahon ngayon, hindi na kailangan ng angas-angas. Ang kailangan ngayon, pahabaan ng buhay. Yes, okay. Sobrang gaganda ng mensahe nila. Hindi ko in-expect yung mga sagot nila sa mga kung ano yung may bibigyan nilang advice para sa mga gustong bago yung lifestyle. So sana mga kreda na-inspired nila kayo at nahikayat nila kayo. Walang magbabago kung hindi mo sisimulan. Okay, so ano pa hinihintay mo? Kung gusto mo maging fit, maging healthy, baguhin na natin yung lifestyle na tsaka yung hobby natin. Okay, so yun lang mga kreda. Bali, dito ko natatapusin yung vlog natin. Sana huwag niyo kalimutan i-like yung video na to. At kung di ka pa nakapag-subscribe, dutin niyo na po yung subscribe button and hit the bell notification para lagi po kayong updated sa video natin. Okay, wait nga pala mga kreday. Bali, soon magkakaroon tayo ng gym diet series. Abangan niyo po yun. Siguro baka next week, pag may time ako, ako yung mga Riggs Gym member, yung mga gym brothers natin. Lagi niyo po tatandaan, be proud but never satisfied. Let's go!